Congressman Arnie Teves ay kinasuhan na. Pero ang sabi po nitong attorney Levito Barigod, yung pong tumulong para mag-file ng kaso, ay wala itong kinalaman doon sa nangyaring issue o pagpatay dito kay late congressman o governor Ruel Digamo. Ito daw po ay nangyari o kaso noong pang between 2018 at 2019. Meron ako napansin dito mga kababayan na sabi niya kasi mga kababayan, di ba sabi niya walang kinalaman ito dito sa nangyari no, kay late Governor Digamo. But din yung pong mga nagsampa ng reklamo ay laban dito kay Cong Teves ay mga kamag-anak ni late Governor Digamo. Ang isa pa pong napansin ko dito, sabi niya itong kaso na to ay nangyari 2019 pa. About 4 years ago. But then all of a sudden, doon sa sinabi niya, yung nakausap niya yung mga witnesses 3 weeks ago. So, bakit 3 weeks ago? Ang tagal po, ang haba-haba ng panahon. And tapos all of a sudden, ano 'yon? 4 days later, mayroon nang isinampang kaso. Ito mga kababayan na again po, nakikita ko na po sa inyo at yung iba, nakikita ko naman, nanonood naman ako ng ibang vlogs, nakikita ko po na yung iba ay nagsasabi na, o nagbablog na, ay, siya na yan, obvious na obvious, siya na nga yan, kasi masamang tao yan, si Cong Teves, marami yan pinatay, ganito yan, ganito ganyan yan, may isabong yan, may ganito yan. Ang sinasabi nilang motivation po sa pagpatay daw po ay politics daw po. Ganun na rin din po yung sinasabi dito sa nangyari kay late Governor Digamos, di ba? Politics na naman daw po ito. So mga kababayan, sabihin natin na kung gaano kasama ang isang tao, hindi pa rin po natin masabi kung yun na nga ang ginawa na yun, di ba? Bahala sila, di maglaban sila sa korte. Kasi kung natatandaan po ninyo, ganyan din ang ibinato kay General Bantag. Oy, masamang tao yan! Tarantado yan, dami niyang pinatay, katulad na rin ang ginagawa nila dito. Maraming pinatay yan, si Cong Teves, daming loko yan. Eh, hindi rin naman natin paborito yan si Cong Teves. Binanatan ko nga po yan. Banat ako ng banat yan. Hindi po yan paborito kong politician. Hindi po kagaya ng kung paano ko hinangaan si DOJ Secretary Boyeng Remulla. At ngayon, naging sour na. Hindi ko na siya mahangaan ngayon. Pero itong si Cong Teves din po, hindi ko rin naman hinangaan yan. Binanatan ko nga yan. Binanatan noon yun eh. But din again po, mga kababayan, hindi naman ibig sabihin dahil katarantado ka, masama kang tao, ibig sabihin, ikaw na nga, iyon na nga. Hanggat hindi sinasabi ng korte, di ba? Ano pong ginawa? Ganon din naman ginawa nila kay DJ Bantag, di ba? Oh, iyon na nga yan, dami niya, loko yan, ganito yan, bla bla bla, dami niyang pinatay doon sa Bilibid. Hindi ibig sabihin na mayroon siyang kinalaman doon kay Late Lapid, di ba? At kung mapapansin po ninyo, ang nangyari dito ay, ayan na nga po, parang lahat-lahat ay napapanton na pupunta kay Cong Teves. Ito nga po ang sabi niya dito. Oh. So, ngayon, ang nangyari ay pinalabas na itong mga kaso na 2018-2019 nangyari na ito na nga. Ito pa. Tandaan po ninyo ito noong January. Anong reklamo po ni Teves, ni Cong? But anyway mga kababayan, yun nga pong sinasabi ko, alam ko marami po nagsasabi kasi na obvious na raw na siya na, di ba? Obvious na raw po. Again, wala po tayong ipinagtatanggol dito. Tinitingnan lang po natin yung ibang parang similarity po kasi mukhang ambibilis po nang nangyari. Kasi yun nga po ang nangyari na parang matatawag ba natin yun na naghukay na yun, nakakuha na ng kasong nangyari noong 4 years ago. Hindi natin alam kung ang susunod dito ay si Cong Teves na nga ang ituturo nila kasi, di ba? Ganon-ganon din po eh. Parang ganon ang nangyari kay DJ Bantag. At saka pa, ang bilis-bilis po talaga. Kasi dito po, natatandaan po ninyo, ilan po ba ang mga nangyari na ng patayan? Di ba? Noong February 17, si Lanao del Sur Governor Adjung Jr. Swerte na lamang po at hindi siya napuruhan. Pero meron po siyang mga napatay. May pulis pa yata. 4 total napatay doon. Noong February 1923, tinambangan naman po si Vice Mayor Romel Alameda.
napatay si Vice Mayor Romel Alameda. At mayroon pang iba, 5 pa yata yung napatay. So, kung hindi ako nagkakamali, 6 total. So, ano yun po yun? Sa loob po ng 2 araw, ilan ang napatay? About 10 people? Wala tayong naririnig. At ang media, sure, binalita nila. Pero hindi po nila inaraw-araw katulad po nito kay Congressman. Ay, kay Governor. Meron pa rin po. February 22, si Dato Montawal Maguindanao del Sur, Mayor. Binanatan din siya, tinambangan din siya. Pero paulit-ulit nilang sinasabi na ito ay isolated. Bago pa man mapa-imbestigahan, bago pa man ang lahat, lagi nilang sinasabi isolated. Mayroon din nagsasabing politically motivated ito. Bakit puro politically motivated? Baka po mayroong political nga po itong kasama. Pero sa palagay ko po ito ay mayroon pa pong nasa likod nito. Mas malalim, mas mayaman, mas powerful. Kasi natandaan po ninyo yung sinabi ni family po ni late Governor Digamo. Merong yung mga gumagawa ng mga pagpatay na to ay mukhang nanggagaling lamang sa isang powerful, wealthy na nasa posisyon. Sa palagay niya, kung natandaan po ninyo, yung family ni late Governor Digamo, parang iisa ang nang gumagawa nito, kumbaga nag-register ng terror. Mga kababayan, hindi po niya pinangalanan si Cong Teves. Hindi naman po siguro ganyan ka-powerful yan. Sure, congressman siya. Diba? Pero, yung gumagawa ng terror na yan, na sunod-sunod, meron pa, diba? Isang barangay din, tinambangan. Tiga si Barangay Divisio Palo. From San Carlos, Lipa, Batangas. Sunod-sunod po yan. Sunod-sunod yan. And then, ito na nga. Patay din po yung tiga Lipa. Patay po yung si Mayor Romel Alameda. Plus 6. Ang daming napatay pa. And then March 4. Ilan napatay dyan? Siyam. So ilan na po in less than a month? Halos 20? Kulang-kulang 20? Tapos sasabihin ng mga polis, at hindi ko po sinasabi na ano ha, ay bumaba nga yung criminal. 20% bumaba. Tapos sasabihin ninyo isolated to. Bago pa man maimbestigahan. Tapos sasabihin ninyo, nagbalasa na kayo. Binalasa nyo na ang mga pulis. Diba? Yan po siguro kasi, napakalambot po kasi ng mga salita ninyo kung Azurin. Na hindi dapat tinatrato or tinitreaten ang mga kriminal. Diba? Ito pa rin pong napansin ko. Bakit ang ipinagmamalaki nila, ang sinasabi nila mga professional, ex-military, ex-army, yung iba member pa ng Scout Ranger, ang gagaling pa ng kanilang mga dalang sandata, rocket propelled grenade, may dala pa. Bakit? Ano, sasaba kayo sa gera? Diba? So, yun po yung mga tao na yun. Tapos, ayan na, may narinig pa ako mga kababayan na sabi nila, malapit na silang magsampa ng kaso kasi may ikinanta na daw po yung mga nahuli nila. So, ayun na nga. Kasing bilis ng kidlat na naman. Pero yung nangyari doon sa mga napatay noong February 17, February 19, February 22 at wala, nada. At yung nangyaring killing daw noong 4 years ago, all of a sudden, naisampa na. At hindi ko po alam kung ang timing nito ay timing, itinaming o nagka-timingan lamang. Na 3 weeks ago, nakausap nila yung witness noong nangyari, noong about 4 years ago.